Okay, so live na po tayo. Magandang 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 umaga po no sa lahat po ng mga nag-attend ngayon, which is all over the world. Andito po si Ma'am Bren, andito si Ma'am Krisha, si Ma'am Bren is taga dito lang po sa Negros Oriental, at saka andito din si Krisha all the way from Bukidnon, dito Ricky all the way from Bulacan, Ma'am Amy all the way from Dubai, di ba? At saka andito din si Ma'am Pearly, si Ma'am Maricel, andito din po si Ma'am Veronica all the way from Giholngan, si Heart all the way from Cebu, and si Ma'am Honey Cinco na I think si Ma'am Honey is, kung hindi pa ako nagkakamali, is nasa Dubai din, di ba? So, just bear with me guys, baka hindi ko na alam kung taga saan kayo, pwede niyo pong i-chat dyan, alright? Kung gusto niya rin ng shoutout. Okay, ito din si Ma'am Amy, meron din siyang talk around 11 o'clock, no? So, okay lang po. Actually, hindi naman tayo aabot ng 11 o'clock, which is only until ano lang po ito, 30 minutes. So very that 30 minutes, this is the basic po na gagawin po ninyo sa pag-online marketing. Tama? At saka ngayon po, okay, actually guys, today is Thursday, no? So meron pa tayong ilang araw pa. Friday, Saturday, Sunday, and Monday. Apat na araw po before ma-end po ang ating cash is king, no? So, ito guys, para po sa ating lahat, huwag niyo pong isipin na, ay, ma-extend yan, ay, baka lifetime na yan. Huwag niyo pong isipin na ganun. Kasi, pag magiging ano tayo, ang tawag dun, manana mentality, di ba? Which is yan yung kinaugalian, namana natin yan sa mga Espanyol. Pag nagiging ganun tayo, syempre naman, magiging, mas mataas yung magiging ano, yung magiging difference, di ba? Yung instead na makuha natin yung sinet natin na goal, di ba? Kinuha natin yung sinet natin na goal is magiging ma-extend pa siya, mas tatagal pa siya. Tama, kasi mas maganda po kasi, di ba? Kasi COVID ngayon, naka-lockdown tayo, nasa bahay, isagad na lang po natin. Kasi ganito yan, you have two choices, di ba? You have two choices. Number one, you have a goal, pero sinasagad mo siya kasi alam mo naman na makukuha mo pa rin siya. Pero it takes a lot of time. It takes years saka mo siya makuha. E ngayon, meron ka rin second choice. Yung second choice mo, yun din yung goal mo. Tama? Ganun pa rin yung goal mo. Pero sasagarin mo siya kasi gusto mo mas makuha mo siya in a short period of time. Makuha mo siya kaagad. O let's say, within a year, within 3 months, or let's say 3 months, nakuha mo yung long-term goal mo or na-hit mo yung long-term goal mo within 6 months. Diba? So ibig sabihin, makakapag-set ka na naman ng another goal. Diba? Kasi ngayon po, before I start this training, kasi yung unang topic po natin, alright, is goal. This is number one of the basic 5 fingers. You have to set your goal. Dapat alam mo kung ano yung gagawin mo muna. Before you do the business, dapat alam mo kung ano yung magiging target mo. Kasi dapat alam mo kung ano yung magiging purpose mo. Diba? Kasi dito guys, kikita po tayo talaga ng malaki. Pero, yung kikitain mo, hindi naman po sa kalakihan ng kinita yan, kundi doon po yan kung paano mo nagamit, paano mo na maximize, di ba? Paano mo na maximize yung kinita mo? Paano mo ginamit? Paano mo ni-leverage? Tama? Okay. FB Live na lang ako manood, mas mabilis. Okay, sabi ni Ma'am Girly, FB Live na lang daw siya manonood. Okay, shout out po. Dito din, kaya tayo ay naka-live din po sa JC Good Life Millionaires, no? JC Good Life JC University, that is our private group po ng ating team, Good Life International. So kung meron po kayong mga leaders dyan or mga downlines dyan na hindi po makapanood, okay, hindi po makapasok dito sa ating live, di ba, dito sa ating Zoom, is pwede nyo pong isend sa kanila yung link, di ba? Isend nyo lang po yung link, okay? I-share nyo lang po para po we have to share the good news, alright? So dito, yun guys, you have two choices kasi pag sasabihin natin okay lang kasi kikita naman talaga ako ng million dito. So ganun pa rin eh. Let's say after 5 years kikita ako ng 1 million. Okay na 'yon, 'di ba? Part-time lang ako, petix-petix ka lang. Kikita ka after 5 years. Eh ngayon dahil sagad ka, dahil mas gusto mong gawin yung negosyo, 'di ba? Dahil kikita naman ako ng ganitong million, isagad na lang natin. 'Di ba? So na-hit mo yung 1 million kasi dito po meron pong kumita ng 1 million. Within 6 months, 1.3 million po kinita niya within 6 months. Kakasimula niya lang, di ba? Pero kumita na po siya ng 1 million, 3 to 6 months. Hindi pa kasali yung products, hindi pa kasali yung pagda-direct selling, hindi pa kasali yung pag-showmay.
sa network itself, kumita siya ng million. At ngayon po, kumikita na po siya ng around 900,000 to 1.2 million per month. Ngayon ha, 900,000 to 1.2 million per month. Okay, in doing this business, in doing this dito po sa JC. Alright, dahil nasagad niya. Kasi sabi, kasi ganito yung magiging choice niya eh. Okay, 1 million, siguro kikitain ko yan within 5 years. Darating din naman tayo dyan, kikita pa rin tayo. Pero dahil sinagad niya, dahil mas nag-effort siya, nag-put siya ng effort, mas nag-invest siya, di ba? Mas nagtanim siya ng mas marami. So ngayon, within 6 months, na-hit niya. Di ba? Imagine, magkano yung gap, di ba? 6 months versus 5 years. That is, kung hindi ako nakakamali, that is 60 months, guys. Di ba? So nakasave siya, ilan yung nasave niya na months? Tama? 54 months yung nasave niya. At ngayon po, kumikita na po siya ng, well, let's say, 1 million monthly. So ibig sabihin, nakapag-set na siya ng ibang goal na naman. So ngayon, ibig sabihin, life is short, di ba? Life is short. Okay, ano lang po, simple lang, ano lang po, kailan lang, kaysa, ngayon lang po tayo nabubuhay. Tama, hindi po natin mabubuhay, hindi po natin alam kung mabubuhay po tayo ulit. Alright, wala pong nakapag-ano nun, di ba? Si Lord lang po ang may merong ano nun, merong choice nun, merong alam dun, di ba? Hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin in the afterlife, di ba? Pero dito, dahil nabuhay tayo ngayon, i-maximize po natin, dapat marami po tayong magagawa. And then guys, ganito yan, di ba? Kahit you live a long life, once you have a lot of experiences. Kasi po, doon po nakabase ni. Kasi when you say 60 years old, that is a number of years na na-live mo dito, di ba? Like for example, umabot ka ng 60, 70, 80. Let's say 80 years old ka. Old age yan, di ba? 60 years old, 80 years old. Eh ngayon, that is just a number of years. Yung how long you live, guys, ibig sabihin yan, di ba? Ibig sabihin yan is ano yung nangyayari, ano yung nagawa mo within a span of 80 years. Di ba? Yan yung nakabase. Kasi pag ganito yan eh, day one, kumain ka, natulog, kumain, natulog, natulog, kumain, natulog, kumain, natulog, kumain, nanghingi ng pera, natulog, kumain, natulog, kumain, nanghingi ng pera, natulog, kumain, nagtrabaho, natulog, kumain, nagtrabaho. Ganon, yun yung magiging vocabulary, di ba? Yun yung magiging laman ng book mo. Pero kung marami kang nagawa, like for example, kumain, natulog, tumulong ng tao, nagnegosyo, lumaki ang negosyo, maraming natulungan, maraming yumaman, tinulungan si ano, tinulungan si ano, tinulungan, tinulungan, yumaman yung tinulungan, at yung tinulungan ng yumaman din, tumulong din sa iba, yumaman din, at ngayon yung mga tao na yun ang tungo patungo sa kanya, at nakakapag, yun yung long live, di ba? Yun. Kasi yun, hindi yun namamatay, di ba? Hindi yun namamatay. Legacy yun eh. Mas tatagal ka kahit patay ka na, natatandaan ka pa rin, kasi legacy, you leave a legacy. Okay, so yan yun guys. So huwag kang magiging ano, complacent. Huwag kang magiging complacent. Okay lang naman, nakakain naman ako ngayon. Okay lang, eh sapat naman yung pagkain ko ngayon. Okay lang, kasi nakakain naman kami ng 3 beses sa isang araw. No guys, ano po, the world is built ng sobra-sobra, di ba? Kaya kung mangarap ka, yun lang, libre lang naman mangarap eh. Di ba? So sobra-sobra po, ibig sabihin, sobra-sobra din yung matatanggap mo. Huwag nyo pong limitahan. Kasi pag sa paglilimit sa sarili mo, ikaw lang po ang nag-iisip niyan. Kasi yung Lord, yung universe is kaya pong ibigay sa inyo. Kasi lahat po ng kahilingan ninyo, andito na po sa universe. Yung gagawin mo na lang is kukunin mo na lang yun. At saka, you have to pay the price para makuha mo yun. Yeah, you have to take the risk. Di ba? Para makuha mo yun. Kasi isipin mo na lang, kung makuha mo yun, hindi naman yun talaga para sa'yo, kundi para po sa mga mahal mo sa buhay. Tama? So mag-chat kayo dyan. Okay, tama naman eh. Tama naman, totoo naman eh. Di ba? So ngayon, 5 fingers. Ano po itong 5 fingers? This is the 5 components po. Alright? 5 components, basic components na gagawin po in kahit sa anong business. Okay? So unang-una sa lahat, dito, yung pag-uusapan natin na business ngayon is JC. Di ba? Andito tayo ngayon sa JC. Di ba? Nag-showmaking online franchise tayo. So number one is unang-una mong gagawin, you have to set your goal. Diba? You have to set your goal. Ano magiging goal mo? So, speaking about goal, meron po tayong short-term goals. Diba? Meron din tayong mid-term goal at meron din tayong long-term goal. Tama? Short-term goal, mid-term goal, and long-term goal. Yun po yung ibig sabihin nun. So, ano yung magiging short-term goal mo? Short-term goal, guys, take note this one. Okay? Huwag niyong itong kalimutan. Take note this one. Short-term goal is weekly.
Alright? So weekly, magkano yung weekly income na gusto mo? Alright? And number two, midterm goal, 3 to 6 months na magiging result mo. Ano magiging result mo midterm goal? At saka long-term goal. Yung long-term goal mo, that is a span of 2 to 5 years from now, 3 to 5 years from now. Ano yung magkano yung magiging ipon mo? Ano yung magiging kotse mo? Ano yung magiging bahay mo 3 to 5 years from now? Dapat may plano ka. Tama? Kasi po, ginawa mo itong JC, kahit gaano po kaganda, gaano po katindi ang marketing plan, gaano po katindi yung payout, gaano kalaki yung payout. Pag wala kang plano, walang-wala yan. Walang mangyayari sa'yo. Kasi napansin nyo yung ibang tao po, di ba? Yung ibang tao, ang laki ng sahod, ang ganda ng trabaho, di ba? Ang kompleto naman yung pamilya, ang ganda ng bahay, pero palaging may kulang, palaging hindi na ma-maximize niya yung mga resources niya. Kasi po, isa po yung problema. Wala po siyang concrete na plano. You have to set your goal. Diba? You have to set your goal. Dapat may goal ka. Dapat palaging stick to your plan. Diba? Stick to the plan palagi. Huwag yung meron kang palagi. Kasi sabi ni Arnold Schwarzenegger, diba? He hates plan B. Dapat plan A. Yung plan A, yung plan mo, yung first plan mo, yun dapat yung i-hit mo. Okay, meron kang plano eh. Kung meron kang plan B, plan C, plan D, ang dami mo, hindi diverted yung iniisip mo. Ibig sabihin, may tendency na hindi ka mag-extra effort. May tendency na magiging complacent ka. May tendency na hindi buga, hindi full potential yung mailalabas mo. Kasi iniisip mo palagi, okay lang, hindi gagana to kasi may plan B naman. Okay lang, hindi ito mag-work kasi baka sa plan B, sa plan C mag-work na. Okay, so you have to set, guys, you have to get out of your comfort zone. Okay, kasi po, you have to get out of your comfort zone kasi nga yung mundo natin nag-get out na nga ng comfort zone niya, nag-iba na, nag-climate change na, di ba? Yung climate nag-change, ikaw wala pa, hindi pa nag-change. So dapat ikaw sumabay. Okay, dapat ikaw mag-innovate din sa sarili mo kasi yung technology, yung cellphone mo pabago-bago pero yung isip mo hindi nagbabago. Ano ba 'yun, 'di ba? So dapat din magbago ka rin. You have to set your goal, 'di ba? Tapos ito din, yung mga mahilig magreklamo, yung mga palaging nagrereklamo na yung company niyo naman is hindi naman effective, yung company niyo naman is wala namang payout. Ang dami pong yumayaman sa company ninyo, pero bakit po kami mga bago naghihirap? Bakit po kami mga bago hindi kumikita ng malaki tulad ninyo? Ganito po yan, guys. Tanungin niyo yung sarili niyo. Yung kumikita po ng malaki, yung kumikita ng mabilis, at yung mga nagiging successful sa company na yan, is ginagawa niyo ba yung ginagawa nila? Alright? Ginagawa niyo ba yung ginagawa nila? Nag-speak ba kayo ng tulad ng ginagawa nila? Okay? Siguro yung iba dyan, nakikita nyo, hindi naman siya magaling, pero bakit ang yaman niya? Kasi nga, yumaman siya kasi ginagawa niya yung mga successful na tao, yung ginagawa ng mga successful na tao, kaya ganun siya. Kaya umangat siya. So yun yung question dyan, ginagawa mo ba yung ginagawa nila? Tama? So number two, ano yung sasabihin ng iba? Ganito po yun. Alright, siguro sinisendan ka ng mga updates ng leader mo, ng upline mo. Eh ano ba itong sinesend ni upline? Is hindi naman ito effective sa amin kasi hindi naman kami kumikita. Siya lang naman yung kumikita. Bakit? Yung mga sinesend ba ng upline mo, inaatenan mo ba? Di ba? Yung mga sinasabi ba ng upline mo, nakikinig ka ba? Ginagawa mo ba? Sinusunod mo ba? Kasi yung mga upline mo, sinusunod lang din nila yung mga sinabi ng mga coaches nila. Kaya naging ganun sila. Alright, so yun yung nagiging wrong mindset, di ba? Sa ganitong negosyo, yun yung nagiging wrong mindset po ng mga bago. Yun yung nagiging wrong mindset po nila. Alright, so masakit mang isipin, siguro nangyari sa atin, na sa atin to, siguro ito, siguro naging ganito rin tayo before kasi naging ganun din po ako. Alright, but I just made my goal, I just made my decision, nag-set ako ng goal. Naglagay ako ng short-term goal, ng mid-term goal ko at saka ng long-term goal ko at ginawa ko siya. Gayon man, ginawa ko siya kung paano din ginawa ng iniidolo ko. Kung paano din ginagawa ni Boss Joe and Boss Carl. Walk the talk. Alright? Huwag ka lang puro salita. Walk the talk. Okay? Huwag lang yung puro ka invite. You have to present. You have to show na ikaw, alam mo yung negosyo.
Kasi yung nangyayari po, ito ha, this is the reality. Okay, itanong ko po muna. Okay, itanong ko muna. Okay, itanong ko muna. Merong mga objections. In a way, that would be another training how to handle objections in a way. Basta ngayon po, ang importante, you have to set your goal. Diba? Ilan ba yung gusto mong makapag-cash is king? Ilan ba yung gusto mong cash is king? Kasi po, minsan, yung ano lang, ginagawa lang po natin is mag-refer lang tayo ng mag-refer. At yun, wala po tayong naiset na goal. So kung wala kang naiset na goal, so ibig sabihin, mas less effective yung magagawa mo. Kasi sasabihin mo pagkatapos ng promo, oh, at least meron akong isa, meron akong 5,000, oh, at least meron akong dalawa, oh, at least meron akong tatlo. Diba? Walang evaluation ng yayari. Tama? So you have to set it. Always remember, 4 pillars, you have to decide. Okay? Take note on this one. You have to decide. Magkano ba? Diba? Magkano ba yung gusto mong incoming? Magkano ba yung gusto mong kikitain? Number 2, you have to take action. Take action mo. Okay, this week, kailangan makapag 25,000 ako. This week, kasi mas posible ngayon, kasi 5 lang yung hahanapin ko, 25,000 ako, kasi 5,000 na direct. Tama? Okay, guys? So, yun, you have to take action. Number 3, 3 araw na wala pang nag-join sa akin, 4 araw na lang ang natitira. You have to evaluate ano bang kailangan kong baguhin. Kailangan ko bang baguhin yung approach ko? Kailangan ko ba baguhin yung pagsasalita ko? Kailangan ko ba baguhin yung pagpo-posting ko? And you have to punta ka kaagad sa upline mo, punta ka kaagad sa sponsor mo. Sabihin mo, hindi po effective yung ginagawa ko kasi ganito po. Nag-i-evaluate po ako, which is hindi po siya effective. Eh ngayon, dahil na-evaluate mo na siya, ba nakapagsabi na sa'yo, yun, andyan na si upline mo, sasabihan ka na, okay, we have to adjust. Number 4, we have to adjust. Gawin natin ganito. Magiging ganito yung approach mo. Magiging ganito yung mga posting mo. Tingnan natin anong mangyayari. Alright? So yun, tapos yung goals mo, di ba, para ma-hit mo yan, di ba, kailangan mo ng 4, kailangan mo ng 5. You have to have prospect list. Tama, ngayon po napakadali na lang po gumawa ng prospect list. Kasi po yung prospect list po natin nasa Facebook na. Yung mga friends po ninyo, prospect niyo na po 'yon. All right? Ganito po. Huwag po yung ito si ano, invitein ko kaagad. Huwag po ganun. You have to set your prospect list at least 100 people. Okay? At least 100 people. Ito rin, kahit po digital po tayo ngayon, kahit po na tayo ay cellphone lang ngayon, messenger lang. We have to write it, guys. We have to write yung mga prospect po natin. Isulat po natin yung mga prospect po natin. Okay? Isulat natin para matake note. Kasi iba pa rin yung sinusulat. Tama? Isulat mo. Pagkatapos niyan, you have to set kung yung mga prospect mo, dapat ganito yan. Dapat naghahanap ng negosyo, gusto mag-start ng negosyo, or negosyante talaga, or nawala ng trabaho. Dapat yung isip mo is bibigyan mo sila palagi ng opportunity. Alright? Bibigyan mo sila ng opportunity. Ito yung opportunity para sa kanila ngayong may pandemic. Huwag po yung ano ha, huwag po yung sinabi ko sa inyo kanina, di ba, in a while na lahat po ay prospect. Okay, yes, lahat po ay prospect. Pero okay lang po na lahat magiging prospect mo. Huwag lang yung every kita mo na friend, 5,000 na yung tingin mo. Huwag po ganun. Alright? Kasi pera na po yun. Ganito po yan. Yung prospect mo, iisipin mo, naghahanap pa siya ng negosyo, kailangan niya ba ng opportunity, nawalan pa siya ng trabaho, isipin mo, tutulungan mo lang siya. Okay, kasi pwede mo naman gawin yung negosyo, di ba? Sa totoo lang, pwede mo gawin yung negosyo kahit hindi ka nagre-refer. Pero pag iniisip mo na tutulungan mo siya, iba po yung magiging result niyan. More than pa sa 5,000 yung makukuha mo niyan. Di ba? Yung makukuha mo niyan, pera, gratitude, di ba? Thanksgiving, lahat po at bless ka pa. Kasi nga, iba yung nagiging ano mo, yung nagiging purpose mo. May purpose ka kasi. May goal ka kasi. Diba? At yun guys, prospect list, ilista mo yan. Okay? Ilista mo yan. Dapat yun, yung mga characteristics, lahat ng mga KKK mo, ilista mo, nakakilala mo. At saka, tingnan mo dyan, ilagay mo dyan, i-take note mo dyan, sino yung tutulungan mo, sino yung bibigyan mo ng opportunity, sino yung gusto ng negosyo, sino yung ayaw ng negosyo, ilagay mo dun. Diba? Kasi yung mga ayaw ng negosyo, yun yung pagpapraktisan mo. Kasi yung mga ayaw ng negosyo, maraming tanong yan eh.
Kasi yung mga gusto magnegosyo, yung mga negosyante, yung mga naghahanap ng opportunity, konti lang ang tanong niyan. Ang tanong palagi niyan, okay, paano ba ako magkasimula? Yan yung palagi yung tanong. Okay, paano ba yung ganito lang yung budget? Okay, paano pa pag ganito lang yung, ito lang yung babayad ko? Ano bang mangyayari sa akin? Yan yung palaging tanong. Pag ayaw naman ng negosyo, ayaw magsimula, palaging maraming critics yan. Okay, talagang kikita ba talaga ako dyan? Wala po akong pera, hindi po ako makapagsimula, ayaw ko po niyan. Marami yan, at least na matuto ka, ibig sabihin, yan yung worst, di ba? Yan yung worst na come up. At least makapagbuo ka ng ano, ng situational, kumbaga makakapagbuo ka ng thesis mo sa sarili mo, di ba? So yun po yun. All right? So next. So ngayon, prospect list. So dapat yung mga prospect mo, wag po nating gawing suspect, di ba? Yung suspect ibig sabihin, may prospect list ka nga, eh hindi mo naman in-invite. So naging suspect na. Diba, saan na ba yun si ano, naging suspect na. I-invite mo, guys. Ngayon po, at actually we have 3 invitation. Unang-una, meron po tayong limang invitation. Yung una is over the phone, number 2 is yung ano po yung anong tawag doon, second approach, di ba? Yung number 3 is third party, number 4 po is social media, and number 5 yung kidnap. Okay? Kikidnapin mo, ibig sabihin meron tayong pupuntahan. Okay, meron tayong pupuntahan pagkatapos. So ano itong pinuntahan natin? Actually, i-invite lang kita, nakidnap na kita. Dito, manonood tayo ng Earn From Home online presentation. Yun, di ba? Kinidnap mo. Okay, meron din tayong second approach, di ba? Yung second approach po natin is yung ano po, yung like for example, naging asthma ka. Ano ba yung asthma? Ask my mother. So nag-ask ka sa mother mo. Sabi mo, ma, meron ako narinig na business, pero pwede ba nating anuhin to? Pwede ba tayong let's watch this one? At saka, mas maganda na ikaw yung makakapag-ano sa akin, makakapag-ibigay ng advice kung okay ba ang negosyo na to. That's ano po, second approach, di ba? Yung third party naman is like, for example, ganito. Meron kang in-invite, third party. Take note on this one, guys, third party. Ano ba ibig sabihin ng third party? Meron kang in-invite, sabi niya, hindi ko linya yan, ayaw ko talaga sa mga ganyan kasi wala akong ano dyan. Diba? Talagang nireject ka kagad. Tapos sasabihin mo sa kanya, okay lang, wala pong problema yan, pero meron ba kayong kakilala? Alright? Meron ba kayong kakilala dyan na palaging online seller, merong online business na pwedeng gawin ang negosyong ito? Okay? Kung meron po kayo, i-refer nyo lang po sa akin. Bigyan na lang kita kahit konting commission. Diba? Sa pag-take time mo on referring. Yan po yung third party approach. Okay? Number 4 is yan po yung ano po, yung phone call, di ba? Message, yan po yun. So alam naman natin, di ba? Iba po yung invitation sa presentation. All right? Iba po yung invitation sa presentation. Pag i-over the phone mo, huwag mong presentahan, di ba? I-ano mo muna, i-send mo yung link kasi yung magpe-present noon is yung speaker. Kasi pag napresentahan mo na tapos naging negative yan, ikasalanan mo yan kasi baka nagkamali ka lalo na pagbago ka pa lang. Alright, okay, next, number 5. Yung number 5 is yan po yung ginagamit po natin ngayon, social media. So social media, ipopost mo lahat. Okay, ipopost mo lahat, although yung OFW ka ba, ito yung patok na negosyo ngayon with a poster. Ang dami kaya nating poster, guys. Diba? Ipopost mo yung mga poster, diba? I-ano mo yan, gawin natin ano, may gagawa ka ng cycle. Ito yung ipopost mo sa umaga. Ito yung ipopost mo sa tanghali, ito yung ipopost mo sa hapon, ito yung ipopost mo sa gabi. So ito naman yung ipopost mo sa madaling araw. Ganun, guys, ang dami po nating poster, di ba? Halos every week may bago po tayong poster. Okay? So ganun po, social media. Number 1, over the phone. Number 2, second approach. Number 3, third party approach. Number 4, social media. Number 5 is kidnap. Diba? Yung kidnap, alam na natin yon. Yung iba, ginagawa ito sa Zoom. Diba? Sabi nung iba, nung merong mga guests, bakit ba ako andito? Ano ba ito? Ano ba ang presentation na to? Ano ba to? Hindi ko alam ito. Negosyo pala to. Ngayon ko lang nalaman. Yun po yung sinasabi natin na kidnap. Diba? Yun yung sinasabing kidnap. So, dapat po, yung kidnap na yan, make sure guys, kilala mo yan, di ba? Kasi pag di mo kilala yan, baka magkapag-release pa yan ng iba't ibang
lingwahe, di ba? Baka mag-ano pa yan sa ano natin, sa presentation natin. Hindi naman po yun healthy. That is a bad effect po sa ating negosyo. Mas maganda po iwasan natin yung kidnap na yan, lalo na po sa panahon ngayon. Kasi sa online po, ang dami po kasing scam. Kaya yung iba, iniisip ka agad, nako, kinidnap ako, parang bakit hindi ako in-inform, scam to. Yan yung sasabihin nila. Okay, so yan po, i-invite po natin. And once na-invite nyo na po, that's the time na ipresentahan po natin. Yung presentation po natin, saan po ba mahi-held, is dito po sa Zoom. Di ba? Papasukin nyo po sa Zoom. I-send mo yung link. Pag-send mo sa link, ganito ha, pag-invite mo, alright, i-invite mo. Before you invite, yun, i-explain mo sa kanya, anuhin mo siya, this is a earn from home online presentation, ito yung ginagawa ko ngayon, kumikita naman ako kahit nasa bahay, baka pwede ka rin dito, manood ka lang, anuhin mo lang, i-understand mo lang, i-open mo lang yung mind mo, okay, maging open-minded lang tayo, okay, i-empty mo lang yung cup mo, kasi siguro may idea ka na nito, pero iba to, promise, iba to, okay? You have to watch the presentation. Ano yung magiging presentation? Pwede sa via Zoom po or pwede rin kung hindi talaga kaya ng ano niya ng data niya kasi naka-data lang siya, mataas yung lugar nila, nasa bundok. So pwede niyo rin po siyang ipa-watch lang po sa live kasi we are live on Facebook. I-mention mo siya doon sa ano guys, sa live sa Facebook natin kasi meron yung iba kasi 'di ba hindi po nagwa-watch, 'di ba? Hindi dito, wala dito ngayon. Nandoon lang sa live. So i-mention mo yung pangalan niya. Okay, habang nag-attend ka sa Zoom para support din sa speaker kasi mas maganda po marami po tayo sa Zoom. Maghakot ka, learn to hakot ng mga members mo. Ihakot mo 'yan kasi iba pa rin yung feeling, di ba? Iba yung feeling ng mga prospect. Yung, ay ang dami pala. Ay ang dami na palang gumagawa ng negosyo na to. Legit na legit to. Iba-iba pang lugar. So dapat po mag-invite po kayo. I-maximize po natin ang Zoom. Okay, itong Zoom po natin, ang team po natin, isaabot po ito ng 100. Diba? Aabot po ito ng 100 members po pwedeng ilagay dito. I-maximize natin. Kasi pag pwede, kung kailangan na talaga mag-upgrade, wala pong problema yun. Mag-upgrade tayo to 500 members. Pag ito, pag puno na yung 500, kailangan talaga mag-upgrade. Di, mag-upgrade na naman tayo to 1,000 members. Diba? Okay, meron pong company ngayon na umaabot na po ng 1,500 sa Zoom. Alright, umaabot na po ng 1,500 sa Zoom. Okay, at tayo guys, nagsisimula pa lang tayo nung second year anniversary natin. Umabot po tayo ng 135. Tama, umabot po tayo ng 135. So wala pong problema pag mas marami. Pag marami, mas maganda. At saka sobrang dami pong pumasok ng ano, congratulations nung second year anniversary. Diba? Talagang 50 yung Team Good Life International po. 50 po lahat. At saka 50 din yung guests. Imagine, di ba, nag-times 2 tayo. Kung nag-join yun lahat, imagine how much more, di ba? So, ganun lang guys, tuloy-tuloy lang po. Yung pag-i-invite, tuloy-tuloy lang po. Okay, at yung pag-pre-present guys, di ba, hindi na po kayo yung gagawa. Time will come, ikaw din yung mag-pre-present. Time will come, ikaw din yung magiging speaker. Okay, pero ngayon, habang kayo, 'di ba? Habang kayo ay hindi pa speaker, i-maximize niyo po 'yung time niyo. Kasi kami po, kahit speaker na po kami, kahit nagpre-present na po kami, we still do, 'di ba? We still do na mag-refer. Naghahanap pa rin kami, nagsponsor pa rin kami, guys. So ganun-ganun, 'di ba? Ganun 'yung mindset. Okay? And then presentation. Ngayon, pagkatapos ng presentation, 'wag mong iwan. Okay ka na? O sige ha, chat ka lang sa akin, wala pong ganun. All right, guys, i-follow up niyo po. Okay, i-follow up niyo po. I-follow up niyo o paano ba mag-follow up? Okay, sa presentation guys, dalawa ha. Zoom and FB Live. Zoom and FB Live. Okay? So yan po yun. Yung Zoom is para doon sa mga makapasok talaga at yung FB Live naman is yung mga hindi talaga kaya ng internet nila. All right? Okay. So ito din. Follow up, i-follow up mo guys. Okay? Pagkatapos dapat marunong ka nito. Meeting after meeting. Guys, yung pinaka-importante pong parte ng five fingers, 'di ba? Ng five fingers. All right, number one, goal. Number two, prospect. Number three, invitation. Number four, presentation. Number five, ito po yung pinaka-importante, ang number five, follow up. Kasi aanhin mo yung goal mo.
hindi mo naman pinalo up. Aanin mo yung prospect, ang dami mong prospect list, hindi mo in-invite, 'di ba? Tapos na presentahan, aanin naman yung pag napresentahan niyan lahat ng prospect mo kung hindi mo naman in-invite. Tama. Kung hindi mo naman siya, hindi mo naman siya pala pinalo up. I mean, guys, hindi mo siya na follow up. Aanhin mo yung presentation. Sobrang galing ng speaker, hindi mo naman pinalo up. Sobrang galing ng ano mo, sobrang ganda ng goals mo, paano mo yung makakuha kung hindi mo naman siya pinalo up. Diba? So ito yung pinaka-importante, guys. You have to follow up. Number one, you have to set your goal. Short-term goal, mid-term goal, long-term goal. Okay? You have to list your prospect list, damihan mo at least 100. 100, guys. Okay? Number three, invitation. Yung pag-i-invite mo, sobrang dali na lang. Tama? Okay, always remember yung five. Number one, over the phone. Number two, second approach. Number three, third party. Number four is social media. Number five, kidnap. Alright, so tingnan nyo lang po sa live. Andun po yung ano, kung ano po yung lima na yun. Okay? Number four po, presentation. Diba? Presentation, saan yung presentation? Sa Zoom to FB Live. Zoom po, kung kayang pumasok ng prospect nyo, no problem, mas maganda sa Zoom. Kasi merong question and answer portion sa end part. Pag wala namang Zoom, pag hindi kaya, okay lang po mag-FB Live. Basta yung pinaka-importante sa lahat, is i-follow up mo yung napresentahan, i-follow up mo yung prospect mo. Mag-meeting after meeting ka, tawag po niya. Alright? I-meeting after meeting mo. Sabihan mo, okay, gusto mo ba yung negosyo? O gusto, kailan ka mag-start? Start na tayo. Okay, magpapadala ka na ng pera. Ano yung gusto mong package? Ito yung script, guys. Okay, gusto mo ba yung, okay ba yung negosyo? Okay. So, start na tayo. Okay, wag nyo pong ito ha, mali po yung sinabi ko kanina, wag nyo pong sabihin na kailan tayo magsa-start. Kasi binibigyan mo siya ng option. Binibigyan mo siya ng option. Diba? So, wag mo siya bigyan ng option. Wag mo siya bigyan ng choice. Bigyan mo siya ng no choice. Sabihan mo, okay, let's start the business. Ano ba yung magiging mode of payment mo? Kasi ito yung mga ano natin, pwede nating bayaran, dito mo lang isend. Hindi mo isi-send sa akin, isi-send mo diretso doon sa personal bank ng office. Alright, kung sino man yon, sa Bisyodo Magete man yon, or sa main HQ man yon. Diba? Ganun lang guys, ang pag-follow up, meeting after meeting mo. Ano ba yung magiging gusto mong package? O ito yung magiging previous mo. Alright, so ito guys, at least 12 hours. Pagkatapos, pagsasabihin niya, okay na ako, pag-iisipan ko muna. O after 12 hours, subukan mo ulit. Diba? So sabihin mo, okay na, kumusta na? Ito, ongoing kami sa presentation ngayon. Meron papasok ngayon. So mas maganda, mauna ka. Kasi mas maganda yon. Kasi yung papasok ngayon, i-under ko na lang sa'yo. Ganun na lang gawin mo. Alright, para mag-excite. I-excite mo yung tao. Always show excitement. Kasi pag sasabihin mo na ano ba, papasok ka pa ba? Parang ayaw mo na, wag na lang siguro, hindi na lang kita pipilitin. Wag po ganun, pinapatay mo lang, niluluto mo lang yung sarili mo sa sarili mo mantika. Tama? So show excitement. Okay, pag pagkatapos niyan, 12 hours, let's say aabot ng isang araw, dalawang araw, send. Diba, send mo na, ito, isend mo guys, send updates. Okay guys, mag-send ka po ng mga updates. Send ka ng updates, ano yung send updates mo? Ito yung mga promos namin. Ito yung updates namin. Ito yung 3 days na lang, 4 days na lang, malapit na. Ito yung mga pumasok ngayon, isend mo yung mga resibo, send updates guys. Send update. Mag-send ka ng updates para naman yung ano mo, ay meron talagang pumapasok. Ay ganun talaga, talagang limited lang. O malapit na palang matapos, so kailangan ko talaga, i-excite mo. Always give excitement. At ito na yung laying all your cards, guys. Diba? Before matapos. At ito po, huwag nyo po itong gawin. Okay? Pipiliin nyo lang po yung mga prospect po ninyo. Pipiliin nyo lang po. Huwag nyo po itong gawin po sa lahat. Alright? Kasi pag gagawin ito sa lahat, baka yung mangyari sa'yo, maling baraha yung mapatad mo. Diba? Kasi sasabihin ng
nang nire-refer mo ng prospect mo, eh meron naman pala nito, bakit hindi mo ito inoffer sa akin noon pa, tama? So ito po ay technical po ito, alright? Kung alam mo talaga na yung prospect mo is hindi talaga makago, o yung problema ng tao is yung pangpuhunan, ito po you have to make offer, tama? Make offer ng prospect. Ayan guys, siguro nakikita nyo. You have to make offer. Ano ba yung magiging offer mo? Unang-una, is pwede po, di ba may 5,000 kayo. Alright, meron kayong 5,000. So, pwede ka mag-make offer. Yung offer mo is, okay, hati tayo. Hati tayo sa magiging direct referral ko sa'yo. Sa magiging referral income ko sa'yo. 5,000 man ito. 2,500 sa'yo, 2,500 sa akin. O gawin na lang natin kasi ikaw yung nag-invest 3,000 sa'yo, 2,000 sa akin. Huwag mong gawing ano ha, mas maganda talaga hindi mo uubusin yung referral mo. Kasi magiging wala lang sa kanya yun eh. Ah, 10,000 lang naman yung pinuhunan ko. Kasi nga po, sa totoo lang, kahit nga 1588, sasabihin ng tao, 1588 lang naman ito eh. O ano naman ngayon, pag hindi ako kumita, meron naman akong natanggap. May lifetime naman ito. Yun yung sasabihin ng iba eh. So, you have to choose wisely guys, kasi yung tao talagang meron naman talaga yung ano, meron pang puhunan, wag mo lang i-offer. Alright guys, you have to look for another, kasi ganyan yun eh. Some will not, some will join, so what, someone is waiting for you. Alright guys, sa totoo lang po, mas pumapasok at mas nagtitiwala po yung mga hindi po natin kakilala kesa kakilala po natin. Tama, mas sumusunod po, mas doon po, mas marami pong hindi tayo kakilala sa negosyong ito kaysa kakilala po natin. Kasi ito yung tanong, ano yung mas marami, yung kakilala mo o hindi kakilala? Siyempre, yung sagot mo is hindi kakilala. So, ibig sabihin, mas marami pang tao dyan, kung kakilala mo yan, okay lang yan. At least na-offeran mo na siya. At least nasabihan mo na siya. At least na-open mo na siya sa negosyong ginagawa mo ngayon. Tama? So, ito guys, mas maganda hindi mo kakilala, kasi sa totoo lang po, mas nagtitiwala yung hindi mo kakilala kaysa kakilala mo. Diba? Yung iba kasi dyan is kung yung kakilala mo na, is talagang sinasabihan ng ngayon lang naman yan ang negosyo eh. Mawawala din yan, sa simula lang yan, yan yung sasabihin nila. So okay lang yan guys, that is normal po. That is part of our business. Tama? So five fingers. Guys, make offer. So meron din tayong offer ganito guys. 'Di ba? Sasabihin na lang natin. This is only for members. Huwag niyo po itong isabi sa mga hindi pa member, all right? So sasabihin natin na okay, ito na lang gawin mo. Limited lang yung 1588. Ngayon, meron kaming promo. Ano ba yung promo na yun? Yung promo na yun is this is only 50% lang yung babayaran mo. 50% lang yung babayaran mo, magkakaroon ka na ng shop link. 'Di ba? Magkakaroon ka na ng JC portal mo. 'Di ba? 30% ka pa rin. Okay? Pareho lang doon sa isa. At saka ito, ganun pa rin, makaka-refer ka, you can share also, pwede ka rin mag-food hub kung gusto mo. 50% po ang sale nito. Mas limited ito sa una. Yung ibabayad mo na lang is only 8,880. Okay? 8,880 pesos na lang yung ibabayad mo. That is, ito guys, para malaman nyo, that is the silver account po ng JC. Alright, silver account po yan. Kasi po, pag pupunta po tayo dun sa startup, yung startup po kasi, hindi po natin na-upgrade. Tama? At saka 10% lang po. Okay, 10% lang at hindi siya na-upgrade. Okay, 10% lang po yun sa food. Pero sa products naman is buy one, take one ka naman. Alright? So talagang pang startup lang talaga siya. Hindi mo siya ma-upgrade. Okay, at the same time sa binary din, sa network side din, is hindi din gano'n yung kikitain mo, hindi din gano'n kalaki. Tama? So yun, mas maganda is silver mo na lang siya, kasi yung silver, 30% off sa lahat ng products, buy one, take one lifetime, less 70%, ganun pa rin, may shop link na siya, pwede na siyang mag-food hub, at saka pwede niya pang i-upgrade in the future. Diba? Kung meron na siyang ipon, yung pag-upgrade niyan guys is only 8,880 at magiging platinum account holder ka na. Tama? So magiging platinum account holder ka na. Alright guys, so ito po yun. Ito po yung five fingers, the basic five fingers. Number one, goal. Alright? You have to set your goal. You have to set your short-term goal, weekly goal, short-term goal.
you have to set your midterm goal. Diba? 3 to 6 months goal. You have to set your long-term goal. 3 to 5 years from now, ano yung magiging kotse mo? Ano yung magiging, magkano yung magiging savings mo? Ano yung gustong dream house mo? 3 to 5 years from now. Kasi po, dito po sa network marketing, dito po sa multi-level marketing, yung ginagawa po natin dito is instead po, diba, sa employment po, diba, limited naman tayo, fixed naman tayo sa employment. Dito po, yung gagawin natin is kukunin po natin yung magiging result natin within a 20 to 30 years, is kukunin lang po natin siya within a span of 5 years, guys. 5 years. Alright? So, kayang-kaya natin yun. Okay? At ito din, invitation. Number 3 is invitation. Number 4, presentation via Zoom and live. Tama? Kung medyo mahina yung signal, live that ka na lang. At ito, you have to follow up them, guys. Alright? At yan yung pinaka-importante. Ma'am, meeting after meeting, i-meeting mo. Okay? At least 12 hours, di ba? Pag ano naman sasabihin, okay, next time, okay, tawagan mo lang ako. Okay, i-inform lang kita. Pag-iisipan ko pa, maraming mga ganun. After 12 hours. At always show excitement, guys. Kung ano na, kung medyo ano pa rin, send updates, i-update mo siya, kulitin mo, di ba? Kasi sa totoo lang po, dito po sa negosyo natin, kung sino yung makulit, siya yung kikita ng malaki. Alright? Siya yung kikita ng malaki. Okay? At dito din, kung hindi na talaga kaya, kung alam mo naman na pwede mo siyang offeran, make offer po. Mag-offer ka po. Alright? Make offer para pumasok siya. Kasi yan naman, yung iba dyan is naghihintay lang naman ng offer. Yung iba naman dyan, hindi talaga kaya. Eh baka yung iba dyan is baka ma-make offer mo. And make sure guys, wag naman offeran mo. Kasi di ba baka yung iba may insulto o baka yung iba is kaya naman nila talaga. Baka yung iba naghihintay lang ng mas malaking investment. Kung malakihang investment pag-uusapan, okay, no problem yun. Tanungin mo lang si sponsor mo, ano yung bagay sa prospect mo. Anyway guys, that is the five fingers. Okay? Yan po yun. At ito po ay ginagamit po namin hanggang ngayon. At ito po ay very effective. Hanggang ngayon ginagamit namin. At dahil dito, kumita na po kami ng malaki. So that's it for today. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat po na nag-attend. Maraming salamat po sa lahat ng mga andito, no? Si Ma'am Bren, si Ma'am Maricel. All the way from start, di ba? From starting to finish, talagang andito kayo, guys. Si Sir Samuel, no? Na bagong-bago nating showmaking online franchisee. Andito din si Ma'am Pearly, yung speaker natin kanina. Congratulations. Andito din si Ma'am Jamayan, Ma'am Veronica, Hart, and Ma'am Hani Cinco, Ma'am Aimee Dikdikan. The top 2, di ba? Yung top 2 natin ng Visayas. So maraming salamat, guys. And I hope you learn a lot. And use this, guys. Alright? Basic lang po ito, pero it's very effective. Tama, kasi ganun talaga guys, iba talaga, back to basic talaga. Alright, so ganun lang po. And maraming salamat. See you in a while. Meron pa po tayong Earn From Home online presentation, 11 o'clock. Yung mga guests nyo guys, habulin natin ang promo na to. Damihan nyo pa yung mga marerefer po ninyo. At saka ganito po, focus po tayo sa bago. Okay? Yung mga bago nyo pong online franchisee, tulungan po natin sila kumita at makuha nila yung deserve nila. Ito po, let them know po sa mga trainings po natin. You can also follow me in YouTube, guys. Add me on Facebook also. Alright? So, para din makita nyo. At huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe po sa YouTube ko para makita nyo rin po yung mga update. Para makita nyo po yung mga next po na... Ito po ay i-upload ko po sa YouTube. Okay? So, you can send it to your leaders. Alright guys, so yun lang po. Maraming salamat and I hope you learn a lot and enjoy the good life. So Ma'am Maricel, picture po muna tayo. Sige. Power sign po sa lahat po. Okay, power sign. Ready, smile. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Okay, thank you po. Okay, maraming salamat. Bye-bye po sa lahat. Thank you sa lahat. God bless. God bless us all. Thank you. God bless. Stay at home. Let's fight. Thank you, Ma'am Aimee. Happy earning. Happy sponsoring. Thank you sa lahat. Bye-bye.